Surprised to see me again, woman. May himig itong pang-uuyam. Napalunok ako. The man I am facing now is no other than the old version of Hugo, Mr. Luis Jake Dalsor, his father. You have no mouth to speak with me now, lady? Seryosong tanong nito sa akin. Ano hong ginagawa niyo dito? Nautal kong tanong dito. Parang kinakabahan ako sa pangatlong beses naming pagkikita. Yung naramdaman ko noon sa una at pangalawang pagharap namin ay biglang nanumbalik ngayon. Nakita kong tumaas agad ang kilay niya. Bakit ka bumalik? Sino nagsabi sa iyong bumalik ka? Hindi ako makasagot. Hindi ko kasi alam kung paano siya sasagutin. Why? Napasinghap ako sa mariing tanong nito sa akin. Bumalik ako dahil kailangan mo na naman ng pera? Kung hindi para sa sakit mo, para saan ulit ngayon? Napaawang ang labi ko't napapakurap pa ako. Alam mo ba ang tungkol sa sakit ko? Siyempre alam ko. Lahat ng tungkol sa'yo, babae, at alam kong cancer survivor ka. Nabigla ako. Pero bakit ibang alam niya? Nanginig ang boses ko dito. Simple, dahil hindi talaga katagusto sa nag-iisang anak ko. Hindi ka napabagay para sa anak ko't alam mo yun sa simula pa lang. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. You look like a very healthy woman right now, ha? Parang wala kang sakit kung titignan. Wala na akong sakit. I'm 99% cancer-free right now. Then I don't care if you're okay now. The point is, bakit bumalik ka pa? Dahil mahal ko siya. I love Hugo, sir. Sarkastikong umiling siya. Mahal mong anak ko? O mahal mo lang ang kayamanan namin? Kulang pa bang binigay ko noon sa'yo? Kulang pa bang pagtulong ko para makalibre ka sa pagpapagamot mo? Napaawang ulit ang bibig ko at pinigilan ko pa ang luha ko't may halong emosyon. Ikaw ho? Yes, I am. Do you think kaya kang ipagamot ng perang ibinigay ko sa'yo para lumayo ka sa anak ko? Alam mo naman sigurong kulang na kulang. Pagkatapos ay naalala kong ilang mga eksena sa nakaraan mula sa 4 na taon na nakakaraan. Doc, gusto ko pa hong mabuhay. Please do your best. Ayoko pang mamatay, Doc. Please. Please, lalaban ho ako sa sakit kong ito. Just please save my life. Nahapong pakiusap ko sa dalawang doktor ko na humahawak sa critical na kalagayan ko. Nagliligtas kami ng buhay dito. Siyempre, gusto ko namin tulungan hanggang sa katapusan ng yung medical na session. Pero iha, alam mo namang napaka-pribado itong hospital na to. Napakalaking halaga sa bawat session na kakailanganin mo para sa mga operasyon. Masyadong mahal ang brand ng mga gamot at bakuna. Pagkatapos ay kailangan mo rin i-maintain to sa bawat sakit na mararamdaman mo. Hindi basta-basta ang sakit mo. Gustuhin man namin tulungan ka but only 1/4 of your bills will not be counted. Pero malaking halaga pa rin ang kulang, iha. How can we help you now? Kasi kung sa public hospital ka, baka 50-50% ng buhay mo'y nasa alanganin. My tear starts falling down. Then what, Doc? Hayaan niyo na lang ba ako mamatay sa sakit kong ito? Kahit nahirap na hirap akong mabuhay, please, kailangan ko mabuhay. May tao pa akong babalikan eh. Please, I need to be alive. Iya, how much? I'll pay my bills. Just help me to still live this world. Babayaran kong lahat. Impit kong pakikiusap sa kanila. Iha, rest. Saan na ba yung babaeng tumatao dito sa'yo? She's not my relative. She's only my concerned friend. Busy siya sa pag-aaral niya ngayon. Nasaan ang pamilya mo? Yung mga magulang, kapatid. May mga kamag-anak na sasamahan ka dito. Wala na ho akong pamilya. Uli lang lubos ho ako. Yun ang pinakamasakit. Without a family makes me weak. Wala man lang magpapalakas ng loob ko. Nakita ko napapailing ang dalawang doktor sa akin. Alam kong naawang mga ito sa kalagayan ko. It is my 4th week stay in the hospital at sobrang lumala na agad ang sakit ko. I pray a lot to God para bigyan niya pa ako ng buhay sa araw-araw. At sa bawat pagising ko, ilang beses nang dumaan ang operasyon ko at buhay pa ako, malakas at kinakaharap ang aking critical na sakit. Nagpapasalamat ako dahil nandyan lagi si Luna at ang ibang madre para tumao sa akin. Akala ko okay na ako sa dalawang operasyon na ginawa nila sa akin. Hindi pa rin pala. I suffered more.
Nanghina at bumagsak lalong katawan ko kasabay ng unti-unting pagkaubos ng savings ko para sa pagpapagamot. But God is always good. Dininig ulit ng Diyos ang hiling ko na sana may mabait na taong handang tumulong sa pagpapagamot ko. Dahil ang perang pinanggamot ko'y maliit na halaga lang at kulang na kulang pa. I feel regretful. Sana pala pinakitil ko na yung buhay mo noon para sa ngayon hindi na ako namumroblema sa pagbabalik mo. Pero sobrang swerte ko sa mundong ito. Pinahaba ng Diyos ang buhay ko para makabalik kay Hugo. Nang dahil pa rin sa tulong ko, pagtatama nito. Napalunok ako, sinamaan ko siya ng tingin. Then, let me thank you, sir. Hindi ko kailangan. Ang gusto ko lang, iwan mo anak ko, babae. Ikakasal ng anak ko sa karapat-dapat na babaeng para sa kanya. Live! Pero nabuhay ako para bumalik sa kanya. Nakita ko siyang nangangalit ang ngipin. Wala kang utang na loob. Leave him now. I'm warning you. Napalunok ako at tuluyan nang lumaglag ang mga luha sa magkabilang pisingi ko. Sir, please. I'm begging you. Mahal na mahal ko ang anak niyo. Hindi ko siya kayang iwan ngayon. Hindi ko kaya. Ngumisi ito. Tinanong mo rin ba siya kung mahal ka niya sa kabila ng pangiiwan mo sa kanya? I live for a purpose, para magpagamot, para dugtungan tong buhay kong ito ngayon. And you know what? Alam mo ho yun, pero ibang alam niya. Kasi yun ang dinahilan mo sa kanya. Alam ko minamanipula mo kami. Pinaniwala mo siya na ako isang puta at maruming babae. Siniraan mo ho ako sa kanya. Kaya ganyan siya ngayon. Please, have mercy. Hindi ko kailangan yaman niyo. Mahal ko ho talagang anak niyo. Excellent. You really amazed me. Yup, ako yung nagmanipula ng sitwasyon mo noon. Dapat mo pasalamat ka sa ginawa ko. Dahil una sa lahat, kayang-kaya kitang ipapatay kahit noon pa. But you're not worth it para magkasala ako. But now, kung kailangan kong ipapatay, gagawin ko. Para lang walang sagabal sa buhay ng anak ko. Napaluhod ako habang lumuluha malapit sa paanan nito. Please, don't do that. Let me die kung kailan ang oras ko na. Gusto ko pa rin mabuhay. Please, I'm begging you, sir. Mahal na mahal ko talagang anak niyo. Ayoko na siyang iwan tulad ng ginawa ko noon. Nagsisisi na ako sa pangiiwan ko sa kanya. Ngumisi ito habang lumuluhod ako sa paanan nito. Then leave him to Jumaira alone. Magkakaanak ng dalawa. Huwag ka na magpumilit pa. Ayoko ho. I still need to talk to him. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Please, let him choose between me and Jumaira. Please, sir. Sa tingin mo, baliw ako para gawin mo yon? Siyempre, si Jumaira ang pipiliin niya para sa baby. Apo ko yun. My heir. Now leave this house. Umiling ako dito. Patayin niyo na lang ho ako. Kasi hindi ko na gagawing umalis ng walang paalam sa kanya. Hinding-hindi ko na yun kayang ulitin pa yun. Galit itong tinitigan ako. Then, what do you want now? Gusto ko muna siyang makausap kahit sa huling pagkakataon lang. Humihikbi ako at nagmamakaawa pa rin. Galit pa rin ito nakatitig sa akin bago nagsalita. Hanggang mamayang gabi lang ang ibibigay ko sa'yo bago ang kasal nila bukas. Umalis ka't huwag ka nang babalik. May inihulog itong tsyeke. Ang halagang yan ay makakatulong sa'yo para magkaroon ng bagong buhay. Layuan mo na lang anak ko at huwag mo nang guluhin ang kasal nila. Iyak ako ng iyak. Hindi ako makapagsalita. Wala akong lakas para magsalita. Bukas kagad ang kasal nila? What a kind of shit reality is this? Remember this woman, pagbibigyan kita ngayon dahil nagmamakaawa ka. Pero wag na wag mo sasabihin sa kanyang totoo or else papatayin kita. Hindi lang ikaw, kahit ang best friend mo, Luna, hindi ba? And I even turned down the orphanage you're helping with. No, wag sila. Ako na lang ho. Galit kong pagpaprotesta dito. Ngumisi ito na parang demonyo. Wag mo akong subukan, Adeline. Dahil hindi mo pa ako lubusang kilala. Mag-isip ka muna bago mo sabihin ng totoo sa anak ko. Kung sakaling gawin mo yun, kayang-kaya ko ipagkatwira ng anak ko at alisin ang mana sa lahat ng ari-arian ko. So you better think twice before you decide. Walang kasi sama ang budi mo. Sana ikaw na lang nagkasakit ng malubha. He just laughed out loud. Ang masamang damo, hindi madaling mamatay. So choose, kaligtasan ni Luna, ng orphanage at ng anak ko o ang gusto mong mangyari.
Tahimik ako nakaupo sa sulok ng kwarto, ang kama kung saan kami ginugugol ang oras namin sa isa't isa, kung saan pareho namin pinagsasaluhan ang aming intimate at lastful moments. Pinagmasdan kong mabuti ang kabuuan ng silid nito. Dahan-dahan kong hinilang malambot niyang unan at niyakap ito habang walang humpay ang pag-aagos ng luha ko. Wishing that it seemed. Please, umuwi ka na. Pag-usapan natin ang tukos sa atin. Hinihintay ko si Hugo bago ako magdesisyong umalis ngayon. Pinahid kong ilang patak na mga luha ko sa pamamagitan ng likod ng palad ko. Tumayo ako at bumuntong hininga ng malalim. It's time. I'm ready now. I have to get ready. Kasi baka ito na pinakamasakit na araw sa aking paglayo. Mabigat ang loob na sinimulan ko ng hilahin ang aking malaking malata palabas ng kanyang silid. Nilagay ko ito malapit sa sulok ng main door. Saka ako umupo sa malaking sofa sa sala. I decide to stay and wait until he comes home. Kahit napakagulo pa rin na utak ko, maghihintay pa rin ako para harapin siya. Bibigyan kita kahit ngayong gabi para sa iyong huling paalam. Sabihin mo sa kanya totoo kung hindi papatayin kita. Hindi lang ikaw, maging ang best friend mo. Luna, tama ba? And I even turned down the orphanage you're helping with. Marina ko napapikit nang maalala ko na naman ang paghaharap namin ng ama ni Hugo kanina sa pangatlong pagkakataon. No, he'll never harm them. That will never happen. Ako na lang ang ipapatay niya kaysang idamay niya mga taong importante sa buhay ko. Oh God, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ngayon. Pero una sa lahat, kailangan ko siyang harapin ngayon. I have no other choice but to let him choose between me and Jumaira. Dahil lang desisyon ko ngayon ay nakabasa sa desisyon niya. I need to face this now para magkalinawan ng lahat sa amin at sa klase ng relasyon na meron kami ngayon. Sweetheart, napasinghap ako't nagulat nang may yumuko tumalik sa aking pisngi. Hey, I'm sorry if I'm napahintay sa pagsasalita nang tumingala ako dito. You're crying? What happened? Tanong nito pagkababa ng mga dalang pagkain sa living table. Sa sobrang gulo ng isipan ko ay hindi ko na napansin dumating ito at ngayon ay nasa harapan ko na siya mismo. Nagsimulang manginig ang puso ko habang tinititigan kong mga mata niya. Habang hinugot ko naman ang dahan-dahan ng wedding invitation ni Tat ni Jumaira sa bulsa ng bestida ko at saka ko pinakita dito. Nabigla siya sa pinapakita ko sa kanya. Totoo ba? Totoo ba yan? O ito isang masamang balita lamang? Sa muto natagpuan, medyo seryosong itsura niya. Hindi na mahalaga kung saan ko ito nakita. Ang gusto kong malaman ngayon kung totoo ba. I'm still managed to keep calm, pero ang hirap pagpanggap na hindi nasasaktan. He swallows hard at matagal niya akong tinitigan. Napakagat ako sa aking labi. Answer me. Yes. Napapikit ako ng mariin kasabay ng pagkawasak ng puso ko sa sagot nito. Yes. Sinubukan kong pigilan ang aking emosyon. So it means bukas agad ang kasal niyo? Tanong ko pa rin sa kanya kahit masakit para sa aking malaman ng totoo. Oo, halos bulong niya. God, bigla ako napatayo tumarap dito na may kirot sa aking puso. Paano naman ako? Tumulo ang luha ko pero agad ko itong pinatuyo. Paano ako? Akala ko ba okay tayo? Akala ko ba? Pinahid ko ng paulit-ulit ang mga luha ko. Pinapaasa mo lang ba ako? Ginagago? Ginagamit? Hinampas kong dibdib niya. Parte ba ito ng paghihiganti mo sa akin dahil kung oo? Wow, nagtagumpay ka. Matagumpay mo kong nawasak ngayon. Napaniwala mo ko na totoo ka sa akin. Na totoo lahat ng pinapakita mo sa akin. Na totoo ang pagmamahal mo sa akin. I sab, I obviously assume na masaya kaming magkasama na mahal namin ang isa't isa. Ako lang pala nagpapahalaga at nagmamahal sa aming dalawa. Sinuntok ko ulit ito ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Ngunit hinuli niya mga kamay ko at niyakap ako ngunit. Nagpumilit akong kumuwala sa yakap nito. Umasa ako, Hugo eh. Umasa rin ako. Natayo pa rin. Pero bakit naman ganito? Bakit ang sakit-sakit naman ito? Bakit mo ako pinaasa ng ganito? Ano ba? Nasasaktan na ako. I burst in sob hard. Dahil dumudugo talaga ang puso ko sa sobrang lungkot. Adeline, listen. Bakit ang hirap mo magtiwala sa akin? Bakit ang hirap mo talagang magmahal ulit? Para mahalin ulit ako.
Hindi maampatampat ang luha ko sa pagdali nito sa mga mata ko. Nakita kong awat pangingislap ng mga mata nito habang nakatitig sa akin, pero bigla ring nawala yun at napalitan ng blankong emosyon. Alam ko nang ikakasal ka na, pero bakit tinago mo pa rin to sa akin? Ang sakit naman ang igaganti mo sa akin, Hugo. All these days, wala kong ibang hinangad at hiniling sa Diyos na sana huwag matuloy ang kasal mo kay Jumaira. Pero eto, pinamukha mo ako sa mga totoong pinaplano mo. Humihikbi na naman ako habang hinahaplos ang puso ko. Magpapakasal ka na pala bukas nang wala malang akong kaalam-alam. Iiwan mo rin pala ako. Sana hindi mo na lang ako pinigilang umalis para hindi ganito kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Pinaniwala mo kung okay na tayo? Gusto mo talaga akong basagin at pira-pirasuhin? Ano, masaya ka na ba ngayon sa ginawa mo sa akin? Masaya ka na dahil nakaganti ka na sa akin? Magsalita ka! Masaya ka na ba ngayon? Sigaw ko sa kanya. No. Dahan-dahan niyang sabi. Maniwala ka man o hindi, hindi ako nasisiyahan sa nangyayari ngayon. You are special to me but I need to marry her. Sabi nito sa mga mata ko nakatitig. Ang maibibigay ko lang sa iyo maging akin. Napalunok siya. My mistress. Isang napakalakas na sampal sa kanyang pisngi ang hindi ko mapigilang bitawan. Pagkatapos mo maging laruan, bedwarma, itong mga nakaraang linggo tapos ngayon, inaalok mo ko na maging mistress? Heck, never! Sigaw ko ng malakas dito. Ang tanga ko, ang tanga-tanga ko. Kasi pinapaniwala ko lang palang sarili ko na minahal mo ko at importante ako sa buhay mo kahit hindi naman pala. God, Hugo, wala akong ibang ginawa ko hindi ang mahalin ka. Halos wala na ako respeto sa sarili ko dahil sa lecheng pagmamahal ko sa'yo. Ito lang palang mapapala ako sa lahat ng pagsasakripisyo ko. Galit ako sa sarili ko at galit na galit ako sa'yo dahil sa pinaparamdam mo sa akin. Parang pagtawanan ang nararamdaman ko. Biglang nagbagong expression ito sa binitawan kong huling salita. I love you, he gently whispers sapat na para marinig ko. Panibagong kasinungalingan na naman, hindi ako maniniwala sa pagsasabi mo ng ganyan, sabi ko. Wala ko pa kaalam kung maniwala ka sa akin o hindi, pero totoo ito, mahal kita Adeline. Pinahid ko mga luhang natigmak sa buo kong pisngi. Ayoko na Hugo, ayoko na maniwala sa'yo. Dahil kung mahal mo talaga ako, hindi mo gagawin sa akin to. Hindi mo ko hahayaang magdusot, hindi mo ititago sa akin. Humihikbi ako, lalapit na naman sana to sa akin. Ngunit inahakbang ko naman ang paa ko paatras dito. Adeline, hinahamon kita. Lapitan mo ko ngayon at yakapin ko akong pipiliin mo. I let you hold me. I'll stay with you kahit pa. Napapakurap ako. Kahit pa magsasakripisyo na naman ako. I have no other choice, Hugo. Hinintay talaga kita para papiliin ka ngayong gabi. Now choose. Handa akong tanggapin kung sino man ang pipiliin mo ngayon sa amin ni Jumaira. Huminga siya ng malalim at huminto habang nakatingin pa rin sa akin. Papakasalan ko pa rin siya. Tinago ko talagang lahat sa'yo. Ito'y dahil gusto pa rin kitang manatili. I have my reasons kung bakit, Adeline. Isipin mo na napaka makasarili kong tao but I still want to keep you here beside me. Hindi kita bibitawan dahil lang kasakasal ako kay Jumaira. May galit at puot ko itong tinitigan. Sa tingin mo papayag ako sa gusto mo? Sa tingin mo mag-stay ako sa'yo? Ano akala mo sa akin, Hugo? Magpapakatanga pa rin ako kahit na alam ko na naglolokohan na lang tayo? Umiling-iling ako dito. This is the last time, Hugo. Tama na, sobra na ako nasasaktan sa nangyayaring ito sa akin ngayon. Ayoko na. Eto na rin ang huling luhang ipapakita ko sa'yo. Hinding-hindi na ako magsasayang ng luha dahil sa'yo. Then I turn to leave. Adeline, please, don't leave. Pag-usapan natin to. Napapikit at napasinghap ako ng maramdaman kong pagpigil ng kamay nito sa braso ko. Buo na ang desisyon ko. Tapos ng pag-uusap natin to. We can fix this. Nilingon ko to. This is the best way for us. For me. Para naman maramdaman kung totoo ka sa akin. Kasi simula pa man noon, ramdam ko. Hindi mo ko kayang ipaglaban at ipagmalaki sa lahat. Because for you, I am just your bed lover. Noon man hanggang ngayon ay ganun pa rin ang halaga ko para sa'yo. Hindi ko nararamdamang mahalaga ako sa'yo. Inalis kong kamay nito sa braso ko. Bigyan mo lang ako ng isang taon, Adeline, at sa'yo na ako. Isang taon lang. Napahinto ako sa paghakbang ko sa narinig na pakiusap nito. Let me marry her, and after a year, makikipag-divorce ako sa kanya. Napakuyom ako ng aking mga kamao. I need to marry her.
Pagbibigyan ko lang muna si Dad sa gusto niya. Then after that, tayo naman. Papakasalan agad kita at bubuo na tayo ng pamilya natin. Bigyan mo lang ako ng oras, sweetheart. Sana maintindihan mo ako. Intindihan mo sana ako sa pagkakataong ito. Please, huwag mo kong iwan. Napapailing akong humarap dito at ngumiting lumuluha. Tanggapin at mahalin mo na lang siya at ang magiging pamilya mo. That will make you a better man and responsible person for me. Ngumiti ako na may pait sa aking lalamunan. Don't worry about me, Hugo. Dahil kaya kong labanan ang lahat ng sakit na to. Kaya ko to. Just forget about me. About us. Isipin na lang natin isang pangit na kahapon at pangitain na nangyaring ito sa atin ngayon. Forget me, Hugo. And I also forget you forever. Hindi ganun kadaling gawin yun, Adeline. Gusto ko magawin yun. Hinihiling mo but still I end up failing my plan. Please don't go. Uuwian pa rin kita dito. Palagi. Jumaira knows about it and I don't love her. Nananatili pa rin ang katotohanan. Pakakasalan mo pa rin siya at bubuo ng sarili mong pamilya kasama siya. Buo pa rin ang pasya ko. Hinding-hindi ako magiging isang kabit at hinding-hindi ako magpapagamit sa mga plano mo. Sabi ko rito sa galit na tinig. Kung mahal mo talaga ako, patunayan at piliin mo ako ngayon. Ako naman ang pagbigyan mo ngayon dahil pagod na ako. Pagod na ako magbakasakaling maging masaya itong puso ko. Choose me and don't marry her. Baka maniwala pa akong mahal mo nga ako. Sabi ko dito na may pinalidad sa tinig ko. Adeline, hindi mo kayang ihinto, right? Pagkukumpirma ko. It's not like that. Kaya ko. Then patunayan mo. I've done enough here, Hugo. Pagod na ako sa pagiging tanga ko. And I'm giving up this time. It's really over. Tama na. Tigilan na natin to kung hindi talaga ako. May kinig sa aking lalamunan na tumitig ako sa mga mata nitong namumula na sa ngayon. Ang pipiliin mo. I turn and walk away. Mabigat man sa loob pero hinila ko ng malata ko palabas ng bahay nito. Lalong tumitindi ang kerot sa puso ko habang papalabas ako sa front door. Mas lalo ako nadidismay at mas nasasaktan ang puso ko dahil hindi man lang niya talaga ako kayang yakapin at pigilan para umalis. Tuloy-tuloy ang pagluha ko habang lalong tumitindi ang sakit sa puso ko. Pakiusap, dito ka na lang. Pinapangako ko magiging priority rin kita sa buhay ko. Adeline, please don't do this. Tumulo ulit ang luha ko nang pigilan niya akong lumulan sa kotse ko. Sumulyap ako dito, doon ko nakitang munting luha sa mga mata nito. Ngumiti ako at pinunasan ang luha ko. Bukas na ang kasal niyo ni Jumaira, right? Hindi na tumugon, nakatingin lang ito sa mga mata ko. I'll give you until tomorrow before your wedding ceremony. Alam mo naman kung saan ako matatagpuan, di ba? Hindi pa rin ito sumagot, kaya hinila ko ng kamay ko na hawak nito. Sana magpakita ka at piliin mo ko kahit na hirap kang piliin ako. Pero sana sa huling pagkakataong yun, sana ako, Hugo. Ako yung mas piliin mo at hindi siya. Pagkasabi nun, ay agad na akong lumulan sa aking kotse. He's trying to stop me, ngunit hindi na ako nagpapigil pa sa kanya tulad ng nagdaang gabi kung saan sumusuko na ako. Hilam ng luha habang ako'y nagmamaneho palabas ng subdivision na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil magulot wasak pa rin ang puso ko at isip ko. Pero isang tao lang naman ang alam kung tatanggapin ako. Ang makikinig sa lahat ng mga hinaingko at mga taong dadamayan ako sa lahat ng pagsubok na nadaraanan ko. Luna, the only person who will understand me. Ang taong paulit-ulit akong pangangaralan dahil sa mahinang loob ko at pagdating sa nag-iisang lalaking minahal ko ng lubos. Ang lalaking hindi ako kayang pahalagahan. It is over. It's really over. Hindi lang ako aasa na akong pipiliin niya dahil napakakomplikado at napaka-imposible ng lahat. And also, wala nang dahilan pang malalaman niyang nakaraang dahilan ko. Buo pa rin naman ang kanyang pasyang ituloy ang kasal niya kay Jumaira. Kaya sa tingin ko'y mas mabuting panatalihin ito bilang isang sekreto. Wala nang dahilan pa para malaman niya. It's really goodbye now. Mahal kita, pero tapos na talaga. Puso, eto na. Susuko na ako. Susuko na tayo. Anong mangyayari ngayon tuluyan na nabigot sumuko si Adeline sa pagmamahal niya kay Hugo? Ano ang gagawin ni Hugo ngayong mawawala na sa kanya si Adeline? Sa huli, sino kayang pipiliin niya? Matuloy kaya ang kasal niya kay Jumaira? Malaman pa kaya niya ang bangungot na pinagdaanan ni Adeline dahilan para iwan siya noon? Yan ang ating aalamin sa mas tumitindi at gumaganda nating istorya.